Mga kasinungalingan at panlilinlang ni Wendell Talibog ang ating ibubulgar sa video natin ngayon. Unang kasinungalingan, ang pagplito daw ng Seventh-day Adventist na The Voice of Prophecy Friendship Course ay nagpapatunay daw na ang Roman Catholic Church ay siyang totoong iglesia. Pero alam niyo ba, ang kanila mismong pamplito nagpatunay kung ano ang tunay na iglesia. Sa kanilang pamplito na ang pamagat Friendship Course sa Seventh-day Adventist, ito ang mabasa natin, Katoliko ang iglesia. Oo, Katoliko ang tunay na iglesia. See? Baka aangkinin naman ito ng Seventh-day Adventist. Ginamit niya ang pamplito ng Seventh-day Adventist para patunayan sa kanyang mga manunood na ang Roman Catholic ay siyang tunay na iglesia. Ngunit ito ay isang kasinungalingan sapagkat mismo ang pamplito na ng Seventh-day Adventist ang nagpapatotoo at nagpapaliwanag sa tunay na paggamit niya sa salitang Katoliko. Ito babasahin natin. Katoliko ang iglesia. Bago natin ipagpatuloy ang paglalahad ng katotohanan, ay huminto tayo saglit na magtanong, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng salitang Katoliko? Ang pinagmulan ng salitang ito ay Griego at sa simpleng mga salita ay nangangahulugan ang buong mundo o universal. Kaya naman, hindi sapat na hawakan ng isang relihiyosong grupo ang pangalang Katoliko gaya ng ginagawa ng marami. Ngunit kailangang magkaroon ng matapat na interpretasyon sa kahulugan ng salitang Katoliko upang maging tumpak. Maliwanag ang nakasulat sa pamplito na ito na hindi ang Romano Katoliko na Sunday Keepers ang tinutukoy na Katoliko ayon sa paliwanag ng pamplito ng Seventh-day Adventist. Bakit nga ba ginamit niya ang pamplito na ito? Para linlangin ang kanyang mga tagapanood na Roman Catholic daw ang totoong iglesia. Kaya ang katotohanan, hindi ang Seventh-day Adventist ang nag-aangkin base sa nakasulat sa pamplitong ito, kundi itong si Mr. Wendell Talibong. Pangalawang kasinungalingan, hindi raw si Kristo Sabbath Keeper o Sabadista ayon sa Lucas Kapitulo 4 dahil yung mga kasamahan ni Kristo sa loob ng sinagoga ay nagalit sa kanya. Pakinggan natin siya. Inaangkin na Sabadista ang ating Panginoong Kristo, isde eh, dahil pumasok sa sinagoga. Tandaan ninyo, pag makatagpo kayo ng ganito, ginagamit ang Lucas Kapitulo 4:16 na pumasok ang ating Panginoong Kristo sa araw ng Sabado sa sinagoga at ang konklusyon nila ay Sabadista. Tanong niyo mga kapatid, kung si Kristo ay Sabadista, yun bang nasa loob ng sinagoga ay Sabadista? Talagang ang sagot nila ay Sabadista. Kaya kasama niyo ba? Talagang kasama nila. Pero ano po ba ang mabasa natin kung ituloy pagbasa sa 28:30 ng Lucas na ginagamit nila? Ito ang mabasa natin. Nagalit ang lahat ng nasa sinagoga. Nang narinig ito, nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinatatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Ngunit, dumaan siya sa kaligitnaan nila at umalis. See? Ibig sabihin, kung aangkinin nila na Sabadista ang ating Panginoon Jesucristo, boy, ituloy lang ang pagbasa mga kapatid, yung mga Sabadista pala ang gustong maghulog sa bangin ng ating Panginoon Jesucristo. Ito bang itinuturo ni Wendell Talibong sa kanyang manunood ay sang-ayon sa kung ano ang itinuturo ng Iglesia Katolika? Hindi po, sapagkat mismo ang simbahang Katoliko Romano ang nagpapatunay na si Kristo ay isang Sabbath Keeper. Ito po ang sinabi ng kanilang mga aklat. Catechism of the Catholic Church, 2173, the Gospel reports many incidents when Jesus was accused of violating the Sabbath law, but Jesus never fails to respect the holiness of this day. The Christian Sabbath, 5th edition, Catholic Mirror, Baltimore, MD. He finds that the Bible, his teacher, is consistent in both parts, that the Redeemer during his mortal life never keeps any other day than Saturday. The New Testament, endorsing fully the life and practice of the Redeemer and his apostles, the teaching of the sacred word for nearly a century of Christian era. Ikatlong kasinungalingan ni Wendell Talibong na ang Sunday daw ay idiniklara ng banal sa panahon pa ng mga apostoles. Sa history, yung Linggo ay idiniklara na banal sa panahon pa ng mga apostoles.
Kung tandaan natin, si Constantino hindi ang nagsimula sa Linggo, kundi idiniklara niya na magiging official state religion ang simbahang Katoliko dahil before the conversion of Emperor Constantine, paganism was the state official religion and then Christianity was subjected to persecution. At nang naideklara na niya sa pamamagitan ng Edict of Milan, yun din idiniklara na dapat sumunod sa Linggo na nauna nang idiniklara kahit mismo sa mga apostolis na yun ang araw ng pahinga. Isang malaking panlilin lang po ito mga kapatid, sapagkat mismo ang mga babasahin ng simbahang Katoliko ay nagpapatunay na ang mga apostolis ay mga Sabbath keeper. Sabado or Saturday ang kanilang araw ng pangilin. The Christian Sabbath, 5th edition, Catholic Mirror, Baltimore, MD. He finds that the Bible, his teacher, is consistent in both parts, that the Redeemer during his mortal life never keeps any other day than Saturday. The Gospel plainly evinces to him this fact, whilst in the pages of the Acts of the Apostles, the Epistles, and the Apocalypse, not the vestige of an act cancelling the Saturday arrangement can be found. The Adventist, therefore, is in common with the Israelites, derived their beliefs from the Old Testament, which position is confirmed by the New Testament, endorsing fully the life and practice of the Redeemer and his apostles, the teaching of the sacred word for the nearly a century of the Christian era. At ang kasaysayan na mismo ang nagpapatutuo na ang Linggo ay hindi banal bago dumating si Constantino. Ito ang ating mababasa. Church History, Volume 1, From Christ to Pre-Reformation by Everett Ferguson. The Roman governor Pliny noted the custom of Christian meeting to worship Jesus Christ on a fixed day before sunrise, a practice necessary because Sunday was not a holiday before the time of Constantine. Maliwanag mga kapatid at mga kaibigan na sa tatlong katibayan na ito, pilit kayong nililin lang ni Wendell Talibong at nililigaw niya kayo sa mga katotohanan na dapat ninyong malaman. Kaya malinaw na ang Roman Catholic ay isang sulpot sapagkat Linggo ang kanilang pangilin at ang tunay na iglesia ay Sabado naman ang pangilin. God bless ating lahat mga kapatid at abangan niyo po ang karugtong ng ating paglalahad sa mga kasinungalingan ng mga mangangaral na ito. Pagpalait po tayo ng Panginoon at lagi nating tatandaan, know the truth and the truth shall set you free. Mga kapatid, kung na-bless naman kayo sa aking video ngayon, ay may hilingin lang po akong napakaliit na pabor. Pakishare naman po ng ating video at huwag mo na rin kalimutan na i-like at i-follow ang ating page. God bless po sa ating lahat at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos.